Marami man ang ating mga pagkakaiba sa salita at kultura'y damdamin nagkakaisa. Halina't balikan natin ang nakaraan, mga kwento'y pakinggan na wika ng sangandaan. Nagkakaiba sa kultura, nagkakaisa sa diwa at pag-ibig ng ating bansa. Kakaiba sa itsura, sa pagkakaisa ng pagkakaiba. Umaagos, lumataloy, nagbabago na buhay. Wika'y magsisilbing tulay. O painom, o sa dagat, bundok at kapatagan. Wika'y magsisilbing tulay. Mayad nga hapon sa inyong atanan. Ang tapok nating mga wika sa episode na ito ay malapit sa aking puso bilang isang Antikenya. Ang Antique ay matatagpuan sa Region 6 sa Isla ng Panay. Ang tinutukoy nating mga wika ay ang Kinaray-a at ang wikang Hiligaynon. Ano nga ba ang relasyon ng dalawang wikang ito sa isa't isa? At bakit tila magkapareho sila? Na hindi, samahan niyo ako, pag-usapan natin. Ako, si Welsie Joy Tanate. Nag-a-star ako sa siyudad sang Bacolod. Kag ako, isa kahiligay nun. Ako, si Mary B. Alem S. Labroda. Kinaray-a ang akan lingwahe. Bahal ang kinalain kadarwa kalingwahe, bisan pareho kami nga taga-Panay. Darwa kaligwahe, ano ayhan ang masdaan? Kinaray-a, according sa mga scholars, siya yung mother tongue, older than Hiligaynon. Of course, that's one theory. Wala namang absolute dito lahat, no? Pwede namang mako-contest. Actually, yung Hiligaynon, kung tutusin, bago siyang wika. No? Pag sabi kong bago, nade-develop lang siya, siguro mga tatlong siglo pa lang siya, no? Or at the most. Pag sinabi natin yung panitikang Hiligaynon, mukhang mahigit isang siglo lang talaga siya. No? Kasi nasa Panay kasi yan na language yung Hiligaynon at sinasabi salita siya sa mga lungsod tulad ng Iloilo City, Rojas City, saka Bacolod City. Pero ang wika talaga ng Panay ng Region 6 ay Kinaray-a. Halimbawa, yung noong 1888 lang na-publish yung Arte de la Lengua Visaya Hiligayna, no? So 1800s lang yun, 1818 lang yun na na-document ng mga fraile, no? Kasi at dahil sinasalita siya sa city, yung Hiligaynon, naging hegemonic language siya ng Panay sa kanyang Red Cross. Sa mahabang panahon, parang ang baduy-baduy mo kung nagkinaray-a ka, no? So para mag-social ka, dapat Hiligaynon. Kasi Hiligaynon yung naging wika ng mga lungsod. And then yung radio din, yung Bombo Radio Philippines na Iloilo base, doon kami nakinig ng drama, no? Maliit pa lang ako nakinig ng drama sa radio. Kaya parang pag taga-antike ka, automatic sa'yo na alam mo rin yung Hiligaynon. Nung sa applied linguistics, may mga pag-aaral sila na kasi ibang disiplina yung linguistics, diba, na yung Hiligaynon daw ay galing sa Waray, no? Pero kung pakinggan mo yung Waray, para siyang Kinaray-a, no? Magkalakit yung Waray sa kayong Kinaray-a sa New Visayan language. Pag halimbawa, nasa Indonesia ako or Bali or Malaysia, pag nakikinig ako ng mga locals sa nagsalita ng bahasa, parang Kinaray-a siya pakinggan, no? In fact, maraming the same vocabularies. Or that's the language brought by the Malay settlers in the 12th century. It's the old Kinaray-a, which is very different from the Kinaray-a today. That's why kung basahin halimbawa yung Panay Bukidnon epic, which is supposed to be in the Arte Kinaray-a, pinapublish ng UP Press ngayon, ibang-iba siya sa Kinaray-a today. Yung hinilawot, ano yan, series yan ng epics, no? Pero may hinilawot talaga na version na napublish nga ni Eflan Dahukano. Mas nauna, patay na si Eflan Dahukano, mas nauna siyang anthropologist, no? Ng UP Press. And isa sa mga early anthropologists ng whole Philippines, no? Nagaling na Iloilo. So that's why yun yung kanyang naging dissertation, yung hinilawot epic, no? And then yung hunter doon si Huganan. Siyempre patay na. Mas exciting yung Panay epic. Paano nagsimula yung gera, no, sa Panay epic? Kasi itong si Labaw Dunggon,
yung dato, nasira ang kanyang kudyape, ang kanyang gitara. No? Ngayon, sabi sa kanya, mapapalitan na ang string na kanyang kudyape ng golden pubic hair ni Amburukay. So, ang problema sa Amburukay, bruha siya. No? Very powerful siya na bruha. No? So, anong gagawin? Sa cave ni Amburukay, no? Pinuntahan nila, hinintay nila makatulog si Amburukay. No? At nung makatulog si Amburukay, dinakaw nila yung golden pubic hair ni Amburukay. No? Para matugtog ulit yung kanyang gitara. E di pagising ng Amburukay, nawala kanyang golden pubic hair. And it's the panay na Kinaray-a worldview. No? So, kaya yung pagiging bastos na yung clean body, no, parang normal lang yan. No? And remember that this epic is enchanted by a binukod, no, to everyone, including children. Yung Kinaray-a, ano siya, yung tawag namin nag-ragma, ano, kasi maraming R masyado. Sa kamis nga kami, like, acton, no? So, mas ano siya, no, mas earthy, mas crispy. No, I think that's the word, no? Crispier than Hiligaynon. Para nga sa amin, yung Kinaray-a, mas mabilis siya compare sa Hiligaynon. Actually, maraming term sa Kinaray-a and Hiligaynon na pareho rin naman sa ano eh, pareho rin naman sa Tagalog. No, pero yun nga abundant yung R, no, so yung guttural sound, pero yung R ng Kinaray-a, although hindi naman sa lahat ng cases nagiging L sa Hiligaynon. Yung Hiligaynon naman, alimbawa, kumusta ka, ayung ano, di ba, parang pabebe na, no, alimbawa kagaya nito, for me I speak fast, no, so that's the Kinaray-a, me I speak fast, no, I like I could shift to Hiligaynon, sige na bala, no, sige na bala. Pero siyempre kung Kinaray-a yan, halimbawa kapag galit ka, lintian, di ba? Linti, di ba? Parang maragsa, no? Mabilis. Pero kapag Hiligaynon, kalinti, di ba? So, galit ka pero parang pakanta. Ganun. Ay, lintian, ganyan yung mga tao. Miska na mga ginuban, di ka usya mag-imas. Di ka usya mag-limpyo dyan sa balay. Ay, limuti. Kita na. Bawday! Wara, dugita akong balait kwarta. Paul, mako da, bibay. Danda lang kada sa semana. Oo, da. Sure, ball na eh. Bukod sa Hispanay siya, maraming incheck, like sa Molo Iloilo, it's parian, no, kung saan yung mga Filipino-Chinese. No? So, dahil silang gumagamit ng Kinaray-a, maraming pagbabago. Halimbawa, yung wara ng hilig ng Kinaray-a naging wala. Kasi may difficulty daw sila mag-pronounce ng R, so nagiging L. No? So, yan ang nangyari. No? So, ang Hiligaynon ay mas Hispanized, kaya malambing siya na language, no, so at elegant. Unlike yung Kinaray-a, it's a brush language. Kaya elegant pakinggan yung Hiligaynon, no, na language. Kaya nabuo siya sa mga cities. Sa itsura, bitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. O painom o sa dagat, bundok at kapatagan. We ay magsisilbing tulay. Today on
And syempre, dahil nga sa kasaysayan, we know language as class, which means rich, poor. Dahil center ng power, no, historically speaking, yung Iloilo, dahil sa rise ng sugar, no, in relation with Negros, and dahil sa opening ng port for a long, long time, naging center ng commerce. And then yung Antique, being poor, naging supplier ng sakada sa Iloilo at saka Negros. So that's why Kinaray-a was associated to be the language of the poor, no, the language of the sakada. So kaya kahit ako yung generation ko, naabutan ko yan, no, na nag-aaral kami sa UPV, yung hierarchy, taga Iloilo, taga Negros, syempre they are the rich, no? Saka yung mga taga Antique, sila yung mga poor, no? So they're considered to be the badoy, the jologs. So yun, so kaya nahiya magsalita sa Kinaray-a. Pagdating mo ng Iloilo City, nagsishift ka into L, nagsishift ka into Hiligaynon. Yung Kinaray-a, kasi abundant siya sa R, nagaragumo, no? So brittle and parang German siya, no? Staccato, mabilis. Parang nagagalit ka. In contrast sa Hiligaynon na lilting, no? And saka kahit galit, parang kumakanta pa rin. May nag-akat sa akon sang adlaw sang tagipusuon. Sabi ko, may date na. Kulpi lang may naghambal, mabaligya ano kami bulak. Yung Hiligaynon, sinasalita lang siya sa city, sa capital, sa center. Parang siyang naging language ng education, halimbawa, no? Language ng mass media, language ng simbahang katolika. Yung very powerful hanggang ngayon yung Archdiocese ng Haro. At ang language ng Archdiocese ng Haro is Hiligaynon. Kaya buong Panay, lahat ng misa in Hiligaynon. So parang yan ang naging language ng language of power, no, and influence in Panay. Yan naman sa Kinaray-a, merong git. Pang ano siya, no, pang dagdag para for emphasis. Pwede naman kayo sabihin mo salamat. Di ba? I mean, pag binigyan ka ng candy, sabihin mo salamat. Pag talagang binigay sa'yo gold bar, huy, salamat, git. Yun ang nagsisignify, no? Parang equivalent siya ng Tagalog ng talaga. Pero yung git kasi kahit saan ilalagay, pwede. Girl, nabudla yan, di kuya bala sa ngaton mo, Jewel bala. Hindi kit kuya kayin sindi, sa kipang butang din ni ma'am. Ano gid bala ang kinanglan mo sa akon? Damo gid, nagkahilitabo sa bugos na pungsod. Abaw yung parang ano lang siya, no? Expression siya, ng interjection lang siya, no? Pag nagugulat ka or masaya ka, so parang abaw. Parang abaw, ang ganda-ganda niya. Parang, or abaw, pangit-pangit niya. Abaw, Doro, inyo nga, tubas ba? Ay, abaw, ang iya, purma ko. Daw mauba na siya. Abaw, lakagid na kambang ang makadto ka, diba? Well, old-fashioned Ilonggo Society, yan yung Ilonggo Society na very Catholic. Ang Iloilo City, puno yan ng mga old churches, no? Because, di ba, after kinolonize na Legazpi yung Cebu, so naganap sila ng pagkain, napunta sila sa Panay. Kaya, yung Panay, it's a Spanish given name, no? Yung Panay, Spanish, no? Ay Pan. There is bread. Kasi, bongga yung mga palayan ng Panay Island, no? So, kaya, nag-settle sila sa Panay Capiz, no? And then, tinanggap naman yata kaagad ng mga taga-Panay yung Catholicism, kaya naging bastion of Catholicism, no, yung Panay din. When you speak of oral literature in Western Visayas, so predominantly it's in Kinaray-a, no? And Hiligaynon, mas written siya. Pero dahil nga hegemonic language ng Panay, ang lahat ng publications, yung magazine, di ba? Like ang Iwong magazine sa Iloilo. Kasi Iloilo siya, Hiligaynon siya. So even writers who are Kinaray-a speakers, they would write in Hiligaynon. Para sa akin, may two great writers ng Hiligaynon language. No? Si Magdalena Halandoni, saka si Ramon Mosones, who was declared national artist 2 years ago. No? Sinong national artist po yung natin na may 62 novels? Wow! O ano naman laban nila sa 62 novels ni Ramon Mosones, di ba? Eh pero bakit ngayon na siya naging national artist? Kasi nga, sa Hiligaynon siya nagusunat. Marami namang literary critic na Manila-based, illiterate naman sa Hiligaynon. So kaya ngayon lang na nalaman, no? Pero pag greatness, wala, malayo sila. Another genius, si Magdalena Landoni. 48 novels naman siya. Bukod dun sa mga, sa poetry niya, sa short stories niya, sa essay niya, so sa play niya, ang dami-dami. No, siguro, pag titignan
tingnan mo yung archives ng albas archives and receipts sa Nagusigay ng Ilo saka sa Center for West Asian Studies sa UP Ilo, isang bookshelf yan yung mga works na ilan doon and mostly unpublished and untranslated. Marami talaga siya nasulat, more than 100 volumes. So ganun kayaman yung nilikay ng writing, no? Kaya ang dami-daming writers. Yung first half of the 20th century, yan yung golden age ng Ilonggo Sarsuela. Yung Hiligaynon Sarsuela. Powerful language yung Hiligaynon. And then we have the Hiligaynon magazine. Although, nag-fold up na siya, parang last year yan. Primarily, dahil nga mayaman yung Iloilo at saka Negros, marami sa mga illustrious, no, ng mga Ilonggo at saka Negrense nag-aral sa Manila, nag-aral abroad. Kagaya ni na sa film, for instance, si Peke Galiaga, yung mga Lopezes, di ba? Galing sila sa Iloilo bago pumunta sa Manila, yung owner ng ABS-CBN. Yung mga Arroyo, di ba? Yung mga pamilya ni na Mar Rojas. Yung lahat, no? Hundreds ng the political clans galing sa Iloilo at saka Negros. So, they are the educated class, no? So, sumusulat sila sa English. And then, kaya marami tayong mga writers na writing in English na primarily galing rin sa region. No? But on one hand, while there's writing in English, hindi namatay yung pagsusulat sa Kinaray-a, sa Hiligaynon, and of course sa Filipino. Ang dami yung mga folk song sa Hiligaynon, no? So halimbawa yung mga Ili-ili, Tulog Anay, yung mga Dandansoy. Dansoy, bayaan, taikaw, pauli, ako sa payaw. We have the folk singer, pangalan niya si Pirot. No, you can just Google it, si Pirot, no? You can check sa YouTube yung kanyang mga and lahat, no, ng nasa rehiyon, here and abroad, they know Pirot. No, so Pirot is a folk singer. Kung yung Cebuano merong Yoyoy Villame, no, ito merong Pirot. Ang simula ko na kumakanta ko noon sa Harana ba na programa nandoon sa DYFM o Bumbo Radio. Yung mga inspirasyon ko sa ngayon pagsusulat ko bukod sa pamagitan ng mga nagsubaybay ba sa mga awiting Ilonggo, nandiyan ako na akit ba na mag-sulat ng mga Ilonggong awitin. Ang maminsahe ko lang sa atong nga mga ulihing tubo, no? Nga kuntani, hindi man aton pagtalintan ang aton kaugalingon nga lingwahe, no? Kaya para man nga babalaan man ninyo siguro kung ano ka importante ang aton lingwahe sa aton nga lugar, no? Ngayon yung Iloilo City, for instance, lalo na very supportive yung city government. Actually ngayon sa mga bars, no, sa mga coffee shops sa Iloilo, there's that regular jamming session, no, ng mga spoken word artists, no, yung mga young people and even yung mga banda-banda na yan, no? So Iloilo City is the whole region is as ano, no, bursting, no, and thriving.
isa ng pagkakaiba. O painom o sa dagat, bundok at kapatagan. Wika'y magsisilbing tulay. Matamis kasi malambing siya na wika. It's a sweet language. And then, yung matamis din na yung history ng Hiligaynon ay na-form siya sa mga cities, no? So, siya Visayas, ang mga city na umaman dahil sa sugar industry. So, it's a Filipino language eh. Kasi nga, di ba, it was formed, no, with the, because of sa influence ng mga colonizer. So, kaya pareho yung nangyari, no, sa Hiligaynon, sa nangyari sa iba pang mga wika. Which I think, yan yung sign ng ating pagka-Filipino, no? Yung tunggalian ng banyaga sa kanakatutupo. Kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa. Talagang mix tayo, mestizo tayo, no? Culture natin. Kaya iba yung Tagalog sa Filipino, di ba? So yung Tagalog, yun yung katutubong wika ng Bulacan, Manila, Batangas, no? Pero yung Filipino, yan yung bagong wika, no? na nag-join, nagsisynthesize, yung direction ay payamanin ninyo yung mga wika ninyo sa iba't ibang rehiyon, payamanin yung iba't ibang wika ng Pilipinas para makakabuo tayo ng Filipino. No? So halimbawa, isa sa mga Kinaray-a and Hiligaynon word na napasok na ngayon sa UP Dictionary or even kinagamit na, no? At sa akadin, maraming nakakaintindi. Insat daw may gahom kuno timo. Mag-aabot gid ang chimpo nga manginhayahay man ako. Pangga, hindi ka na nasiya. Sakitan ka lang na. Sige, pabuhol-buhol lang da. Ambot ah, hindi naman to siya kaabot niya. Buti na lang, babae ang aking mga anak. Pero Inday, mapipiho kung buhay pa si Andrey. Siya ang unang-unang magpapainlista kay Miguel. Kaso na. Kumain na ba kayo? It's alright, Inday. Naku, kaya barbaridad, Inday. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito pala kahirap ang biyahe papunta sa iyong asyenda? Ay, naku, at ang mga kalye, terrible! At yung tsuper mo, Inday, ha? Naku, akala yata aeroplano ang kanyang minamaneho. Yung Inday, no? Very interesting yung Inday. Yung Inday, term of endearment siya and term of respect. Yung ma'am, yung equivalent ng ma'am is si Inday. So, halimbawa, sa hasyenda, yung boss na babae, si Inday. So kaya pupunta ka kay Inday para halimbawa humingi ng kung ano mang request or favor. Halos lahat din ng anak na babae tinatawag na Inday. So Inday is very positive, term of endearment. Yung mga mahihirap na Inday na napunta sa Manila, naging katulong sila. So kaya nang mapunta, no, na matransplant si Inday na anak ng isang ordinaryong magsasaka, no, walang pera, kailangang maging housemaid, so napunta sa Manila. So anong pangalan mo? Si Inday. No? Kaya tinawag sila na Inday. No? So they understood Inday bilang katulong. No, yun yung evolution ng wika mula sa term of endearment and respect, no, yung Inday nagkaroon ng ibang kahulugan. Umuusbong yung wika dahil patuloy siyang ginagamit, no, and yung iba't ibang platforms. Yung maganda nga sa Kinaray-a Hiligaynon ay dahil na intellectualize siya, na isulat siya, no. Yun yung kumpara mo sa ibang wika na nawala lang siya, di ba? Kasi kapag oral, yun yung danger ng oral, nawawala siya unless recorded. So yung Kinaray-a, na isulat siya. So kaya may mga libro. So kaya hindi lang siya basta-basta mawawala. Ngayon sa panahon ng internet, ang daming nagba-vlog, vlog at saka vlog, no? So at saka daming mga groups, no? So 'di ba ang daming mga Facebook groups, no? They also write in Kinaray-a, no? Yung ma-post nila doon also in Kinaray-a, lalo na yung mga OFW, no? So kaya ako, hindi ako naniniwala na mawawala, wa-wipe out right away or easily. Halimbawa ngayon, tinuturo na nga siya sa mother tongue at saka sa K-12 curriculum, at least sa 21st century literature, they are reading yung mga events na yon. Sa Facebook ko nga, no, yung mga commencement speaker, I have friends, no, na dahil online ngayon, they accepted the invitation sa kanilang mga hometown schools to be the commencement speaker, and they choose to speak in Kinaray-a and Hiligaynon, no? So that's very good, no? And then gugma, love, kasi like for example ako right now, there are things that you can only write
and think in Kinaray-a and Hiligaynon. Ako, I still pray in Kinaray-a and Hiligaynon, no? Yung mga marubdub na prayers, yung mga wish ng heart mo, it's still in Kinaray-a and Hiligaynon. Yung mga gusto mong kainin, no? It's still the ano, Ilonggo food and the food from home. So that's what I think for me, yung essence ng mga inang wika or yung essence ng mother tongue. It's really that, no? Yung language siya ng heart. Kaya pala Inday ang tawag din sa akin. Ang ibig palang sabihin nun ay paggalang sa babaeng mas nakakatanda o mas may otoridad. Abaw gid! Sa susunod na linggo, atin namang pag-uusapan ang wika ng mga Bisaya, ang Cebuano, ang ikalawang pinakamalaking pangkat lingwistiko sa ating bansa. Samahan niyo po ako ha. Ako po si Lauren Legarda. Huwag palagpasin ang pagkakataon, ngayon na ang panahon. May palaganap ating wika sa bagong generasyon. Nagkakaipa sa kultura, nagkakaisa sa diwa at pag-ibig ng ating bansa. Kakaipa sa itsura, gamitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaipa. Lubos na nagpapasalamat ang Usapang Wika sa ABC Phil Inc. Basta Skim Coat, Zem Coat by ABC. At sa mga sumusunod.